Mga kababayan, halos ay ilang buwan na lang ang nalalabi bago ang eleksyon ay lalong umaalagwa ang lamang ni BBM at talagang hirap makahabol ang mga numero ni Lenny kahit anong gawin itong pag-atake kay BBM matapos nasabihan niya sa BBM na sinungaling at kung ano-ano pang mga salita para makaengganyo ng mga taong maniniwala sa kanya. Sa videong ito ay tatalakay natin kung bakit bigo pa din si Lenny na magtagumpay laban kay BBM kahit anong gawin niyang atake kay BBM. Ngunit bago tayo magpatuloy ay nais kong tiyakin na nakafollow at nakasubscribe na kayo sa ating page at YouTube channel. Kung inyong mararapatin ay maaari po niyong ishare ang ating mga videos para sa ating mga kababayan na walang alam sa mga totoong nagaganap sa ating bansa. Narito ang isang opinion column na may pamagat na Negative Attacks versus Marcos Name Making Bongbong Inevitable mula sa The Manila Times na sulat ni Yen Makabenta noong October 26, 2021. Atin itong basahin at nang malaman natin kung bakit hindi nagwawagi ang mga atake ng mga kalaban ni BBM sa kanya. Tulad ng kanyang mga kalaban at kritiko sa politika, ako rin ay nagtataka kung bakit si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang kandidato sa pagkapangulo ay napakapopular at lubos na pinapaboran ng malaking mayorya ng pambansang halalan. Sa halos anumang sukatan, base ng pamumuno at suporta, personalidad at karakter, agenda ng patakaran, talaan ng serbisyo at karanasan, at mga butuhan sa opinyon, si BBM ang paborito ng mga tao. Sa inis at desperasyon ng kanyang mga kalaban sa politika, lalo na sina Vice President Maria Leonor Robredo, Manila Mayor Francisco Isko Moreno Damogoso, Senator Panfilo Lacson, Manny Pacquiao at Cal Yodi, ang negatibong kampanya na desperadong inilunsad upang pigilan ang isa pang Marcos mula sa pagpasok sa Malacañang ay lumilitaw na nagdudulot ng hindi sinasadyang epekto kay BBM na hindi kayang talunin. Bawat election survey na isinasagawa sa ngayon ay naglulukluk kay BBM bilang kandidatong pinakagusto ng mga botante. Napakalaki na ang paglalagay sa pangalawa sa kanya sa mga preferensyang botohan ay nakikita na ngayon ng kanyang kaawa-awang mga kalaban bilang konsolasyon. Maari mong ipangatwira na ang katanyagan ni BBM ay pangunahin dahil sa kanyang personalidad at karakter, sa kanyang record ng serbisyo publiko at sa matibay na apela ng Tatak Marcos. Ang bawat isa sa mga ito ay binibilang bilang isang kadahilanan sa kanyang electoral appeal. Ngunit ang pinakamalaking salik sa lahat, gayunpaman ay maaaring ang desperado at negatibong propaganda na itinaas ng mga karibal sa politika nang may mas matinding pangangailangan upang makuha siya. Tulad ng muling paghahabol sa luma at pinabulaanan na paratang na hindi niya nakuha ang kanyang degree o diploma sa Oxford University sa England. Sa halip na madiskaril ang pagtakbo ni BBM sa pagkapangulo, ang mga negatibong pag-atake ay maaaring nag-aambag sa kanyang apila at marahil ay nagpapatibay sa kagustuhan ng marami. Ang mga negatibong propaganda laban kay BBM ay maaaring maging pinakamalaking kaaway ng kanyang mga kalaban. Tinalakay ni Dick Morris, ang kilalang political strategist at campaign consultant. Siya ay isang pangunahing salik sa muling pagkakahalal ni Bill Clinton sa kabila ni Monica Lewinsky. Tinalakay ang mga pagkukulang ng negativity bilang isang diskarte sa kampanya sa kanyang aklat, The New Prince, Renaissance Books, Los Angeles, 1999. Isinulat ni Morris ang sumusunod sa isang kabanata na pinamagatang Positives Over Negatives. Ang mga botante ay napupuot sa mga negatibong ad. Noon pa man ay kinasusuklaman nila ang mga ito, ngunit dati silang gumagana ng mas mahusay kaysa sa anumang iba pang uri ng ad. Ang palawit ay umindayog pabalik. Ang mga tao ay napapagod sa mga negatibong ads. Ang mga botante ay naging malalim sa paghihinala sa negatibong media. Bahagi ng pag-aalinlangan na ito tungkol sa mga negatibong mensahe ay nagmumula sa ating higit na pagiging sopistikado at pag-unawa sa personalidad. Naiintindihan ng mga tao na ang isang lugar sa record ng isang tao o isang dungi sa karakter ng isang politiko ay hindi nangangahulugang isang diskwalipikasyon na nakaka-apekto sa lahat ng iba pang aspeto ng personalidad ng isang kandidato.
Ang mas mahalaga ay ang babala ni Morris. Kung ang mga negatibo ay hindi gagana, sila ay may tumataas na potensyal na sumabog sa harap ng kanyang kandidatong pasimuno. Kapag ang isang negatibong pag-atake ay nabigo, ang pasimuno nito ay naglalagay ng panganib sa sarili nitong kredibilidad. Ang pinakamabigat na payo ni Morris sa mga kandidato ay marahil ito. Ang mga kampanya ay nagsisimula sa mga naiipagkumpetensyang mensahe. Ang susi sa pagkapanalo sa anumang karera ay ang makabuo ng isang apermatibong mensahe na lumalampas sa mensahe ng iyong kalaban. Ito ay ang kawalan ng kakayahang maunawaan ng simple, prangka na puntong ito na nagdudulot ng mas maraming pagkatalo sa politika kaysa sa alinmang salik. Hindi mahalaga ang alinman sa pinansyal na kalamangan o isang mas mahusay na negatibong kampanya o isang nakatataas na organisasyon sa larangan gaya ng pagkuha ng tamang apermatibong mensahe na itinatag sa simula ng isang karera. Kapag ang isa ay lumalayo sa isa sa pamamagitan ng paghila sa unahan ng positibong mensaheng ito, na pinipilit ang isa sa mga negatibo at pagkatapos ay sinisira ang negatibong pag-atake, ang tagumpay ay hindi maiiwasan. May aral mula sa hindi matagumpay na kampanya ng mga Aquino, Yellow at Liberal Party laban sa napatalsik na Pangulong Ferdinand Marcos at sa kanyang pamilya mula noong kudeta sa EDSA noong 1986. Sa kabila ng mga 35 taon ng pagdemonyo kay Marcos at sa kanyang pamilya sa kanilang mga kababayan at pagsulat ng kanilang ginustong kasaysayan ng bansa, hindi nagtagumpay ang mga dilawan na itaboy ang mga Marcos sa pagmamahal at suporta ng mga Pilipino. Kahit ang paghahata kay Imelda Marcos sa paglilitis sa New York City sa mga kaso ng katiwalian at paglipad ng mga dokumento sa eroplano ay hindi magawa ang lansihin ng pagpapakumbaba kay Imelda. Sa kasong stolen or plundered wealth, bumagsak ang kaso ng tanungin ng hukom kung saan o kanino ninakaw ni Marcos ang lahat ng perang iyon. Hindi siya masagot ng mga opisyal ng Pilipinas. Nang iminungkahi na ang pangnanakaw ay malamang nakinuha mula sa mga reparasyon ng Hapon sa bansa o mula sa tulong pang ekonomiya ng US dahil sa mga base militar, naglabas ng pahayag ang gobyerno ng Hapon na walang bahagi ng perang reparasyon ang nawala kay Pangulong Marcos, at ang gobyerno ng US ay nagpakita rin na walang bahagi ng suportang pang ekonomiya ng US ang napagkamalan o hindi nakuha. Nabigo rin ang mga kritiko ni Marcos na patunayan ang akusasyon ng malawakang pang-aabuso sa militar at karapatang pantao ng batas militar. Ang pag-aangkin ay napatunayang mahina kapag inilagay laban sa katotohanan na ang deklarasyon ng batas militar ay nagpahinto sa komunistang insurhensya sa mga landas nito at nagtagumpay sa pag-aresto sa karamihan ng mga nangungunang pinuno ng CPP-NPA noong panahong iyon. Ang mga mamamayang Pilipino ay hindi kailanman tinanong tungkol sa kanilang sariling damdamin at sa loobin tungkol sa batas militar at administrasyong Marcos. Ang media ng US at ang mamamayang Amerikano ay hindi binigyan ng maikling impormasyon tungkol sa buong record ng gobyernong Marcos. Karamihan ay kontento na lamang sa maling akala na ang isang masamang rehimen ay pinatalsik ng isang banal. Sa tatlong sunod-sunod na administrasyon ng Pilipinas, inusig ng Yellow Forces ang mga Marcos sa pamamagitan ng Presidential Commission on Good Government or PCGG na nagsampa ng kaso pagkatapos ng kaso at paulit-ulit na nabigo na makakuha ng conviction. Habang ang drama ng korte na ito ay naglalaro sa ilalim ng sunod-sunod ng mga Yellow Administration, pinatunayan ng mga liberal ang kanilang sarili na walang kakayahan at walang kalam-alam sa tungkulin ng pamunuan ang bansa at pamamahala sa mga gawain ng pamahalaan. Ngayon, habang papalapit na tayo sa pamansanghalalan sa May 2022, ayaw nang gamitin ng LP Standard Bearer ang kulay dilaw. Mas gusto ni Vice President Robredo ang pink at hayaang nilimitahan niya ang bilang ng mga miyembro ng Liberal Party sa tiket na kanyang pamumunuan sa kampanya. Marami sa mga pangunahing pinuno ng dilawan at liberal na rehimen ay umalis na ngayon. Ang mga liberal ay ibinaba na lamang sa ilang mga pwesto sa 18th Congress. Samantala, sa kabaligtaran, ang pamilya Marcos ay nakabalik sa pampulitikang yugto ng bansa.
Sa May 2022 na halalan, si Ferdinand Marcos Jr. ay tumatayo para sa halalan bilang Pangulo ng Pilipinas ayon sa mga surveys at bilis ng pag-organisa ng mga pwersa sa buong kapuluan. Si Marcos ay nasa posisyon ngayon upang lumika ng isang koalisyon ng mga pwersa at partido na sasabak sa halos lahat ng posisyong inaalok. Kung matalino si BBM, magsisikap siyang magpukit ng isang koalisyon na sasalamin sa buong kapuluan at magbibigay ng mosaic at otapiserya ng mga kulay at kultura sa ating sari-saring lupain. Kung gayon ang lahat ng mga Pilipino at pamayanan ay maririnig at magkakaisa bilang isang bansa sa ilalim ng isang pamahalaan. Mga kababayan, maging ang ating Panginoong Hesukristo na nagsabi sa mga taong inuusik ang babaeng nangalunya. Sa patuloy nilang pagtatanong sa kanya ay tumindig siya, sinabi niya sa kanila, ang sino mang walang kasalanan sa inyo ang siyang maunang bumato sa kanya. Ngunit walang bumato dahil lahat ay makasalanan. Ngunit ang mga dilawan ay patuloy na nagmamalinis sa kanilang mga sarili at patuloy ang pagbukol ng mga bato sa mga Marcos na sila din ang mga taong nagsasabing sila ay sumasampalataya at makadiyos daw.